tama lang po yung napot niya. Yan. Gagawa po ako ngayon ng manong sauce. Ito po ang mga sangkap. Bago nyo pumuksan ng kalan, haluin nyo po muna kasi baka buo-buo ang harina. I-on ko na po yung kalan. Hanggang po sa maluto ito, halo lang po ng halo para po hindi po makulta sa ilalim. Medyo kulay puti po ang kulay niya, pero kapag ka po naluto na ito, magbabago po ang kulay. Yan. Nagda-dark na po ang kulay niya. So, ilalagay ko na po itong sili. Na po yung siling labuyo. Hinaan ko lang po yung apoy. Patamtaman lang. Yan. Okay na po ito. Halo lang po. Yan po, tama na ang alat nito. Hindi na po ako maglalagay ng asin. Tama-tama lang po yung lapot niya. Okay na po. Ayan. Nalagay po ako dito ng sauce. Ayan, ganyan. Itadakimasu! Ito, magugustuhan po ninyo ito. Ang sarap! Kinabukasan po, yung manong sauce na ginawa ko, medyo tumigas po. Magdadagdag po ako ng tubig. Kayo na po ang bahala kung gaano po kadami o kalapot ang gusto ninyo. Ayan. Magdadagdag po tayo nito. Alahating beef broth cubes ng tubig. Ayan. Depende na po sa inyo kung gaano karami ang tubig na ilalagay ninyo. Saka niyo po haluin. Saka po ninyo ihalo. Lakasan ko ang apoy. Saka po natin haluin para makuha natin yung tamang lapot ulit. Napakasarap po nito. Ano po, pwede nyo pong isabaw sa kanin. Pwedeng sausawa ng mga pinirito pong chicken. Pwede po. Lalo pong sumarap. Ayan. Kaya hindi po masasayang ang inyong manong sauce. Ayan. Okay na po ito. Ayan. Thank you po.